Ayan po, ang nakikita nyo, magbubukas na sila lahat ng employee. Ayan. So, mamaya-maya, pasok tayo. Bakit nakapasok na silang lahat. I-prepare na natin yung ating tawakal na. Kasi bago ka pumasok doon, ito yung ipipresent mo sa security. Ayan po yung bus na sinasabi ko, yung means of transportation dito at yung taxi. Ayan na po. Ipakita sa inyo yung situation dito ngayong Ramadan dito sa Jeddah. Halos po lahat ng establishment sarado. Oras ngayon dito is 9:45 ng umaga. Ayan po, sarado. Sarado. Kung makikita nyo, halos sarado yung mga establishment. Nag-aantay kami ng bumukas yung Kabayan Supermarket kasi bumukas daw 10 in the morning. So andito kami ngayon. Ayan po, sarado pa rin. Antay kami ngayon magbukas. Kahit sa ang angulo halos sarado. At kasi Ramadan ngayon, fasting sila. May mga ilan din yung nag-aantay. Halos mga Pinoy din yan na magbukas yung Kabayan Supermarket. Ito mga kabayan, no? Yung oven 265, 42 liters. Ito naman, G-Pass 60 liters 480. Ayan, no? Ay sinasabi naman. Dito kami kasi ito yung kailangan namin para sa ibibenta naming ulam. Kasi Ramadan, walang nagtitinda na pagkain. Mayroon sa hospital, nangitiga. Basta umaga, yung boss ko, nagsabi na, kung pwede daw kami makapagbinta sana. Sige. Sabi ko pwede. Kaya pabili kami. Ito yung mga utensils. Gamit ang loob ng bahay. At ito yung medyo may pamahala na ngayon. Oh. Isang set. Tatlong piraso. Dalawang kutsilyo. Isang asaan. 70. 70. Ito na yung gupit. May gunting nag- mga stuff toys. Yay! Pink Panther. Ano ba yung? Flashlight. Nonstick. Oil pan. Sa halagang 88.95 real. At ito naman po. Medyo maliit, 25 cm, diecast creep tower 55.
yung kanilang mga budget depende sa laki. May 20, 80. Prayer mat nila. Granite. Oh, yan, granite. Forged aluminum. Coating. Sige, hapon. Kaya ito yung nakita ko. Yung granite yung ang order. Ito, ito yung churro. Mami. Yung tibay sa lang. No? Hmm. Pwede mo tanayin ang sila. Ang bukata na yun. Talagang 269.95 real. Mami. Kayo na bahala mag-convert sa peso dyan. Dito naman tayo sa kanilang pasta. Pwede macaroni. 195. 500 grams. Depende po yan sa grams. Yung horseshoe. Tutor ko na lang kayo dito. Dito naman tayo sa kanilang mga ganyan. Si Alaska. 1095. Tang 51. Dito tayo kay Toblerone. Toblerone. Dito tayo sa mga peanut butter na naman. 20. Sana dyan. 1095. Trainings. Tungkak. Tulak. Aichin. Dito tayo sa mga honey. At ito yung lagi namin binibili kasi naka-tie up promo. 12.95 by 1 take 1. Kasi kita nyo, junk fruit in syrup. Nasa lata lang. Iluto. Junk fruit. Ito naman yung panghilaw, panggulay, pangmunggo. Ito yung aming produkto nalaro sa Toki G sa halagang 6.95 real. At ito yung 1 kg nila 3.95. produkto namin yan. Dito tayo sa Argentina corned beef, 200 grams long shred sa halagang 7.50 real. Yan po. Okay. At ito naman yung aming cart. Yan po. Bili kami ng peas, pineapple, may mushroom. Dito tayo sa frozen. Kung makikita nyo po, mga kakanin saging saba naka-frozen, steam banana naka-frozen, langka lahat frozen, green jackfruit frozen, grated purple yam, grated kasaba, lahat na naka-frozen halos. Pero yun, hindi kami bumibili ng mga frozen dito. Lagi naman magluluto sa misis eh. Tayo Makati purple ubi halaya sa mga salad, palm fruit, sweet beans. Sweet coconut gel. Tapioca pearl talagang 7.95. So, soy glutinous rice, ibos kung tawagin sa Ilonggo, ibos, botong kung sa Ilonggo, iwan ko na sa Tagalog tawag dito, taksaba cake lang. Dito tayo sa frozen. Kung makikita nyo,
po, mga kakanin. Saging saba naka-frozen. Steam banana naka-frozen. Langka, lahat frozen. Green jackfruit frozen. Grated purple yam. Grated kasama ba? Lahat na naka-frozen, halos. Ano? Pero yun, hindi kami bumibili ng mga frozen dito. Lagi naman yung lupas misis eh. Ayan po, yung mga napamili namin. Ayan po, dalawang ba? Ito. Ito po yung aming basket. Medyo marami-rami. Eh, pang ano to? Pang isang linggong konsumo. Lulbaan ay kalbo yung lulbaan ko. Hindi na yung kalbo ka to. Sakto naman na. Nako na may kapsip yan. Ngayon siya puwan mo. Saan naman po ang oil? Ito kagat. Yung gina daw ba kagat man to? Gina daw ito kagat sa... Hindi natin kayo pa panahubon itong adjustment eh. Ha? Ubus ng buhok ko, mababa pa ulit siya. Kaya kung magpuno, hindi bila pero sa iba nang ito swab. Di lang yan. Pakaon na niya kayo, oh. Di ba sa mapilas ka? Hindi, hindi naman niya. Hindi lang pag iduto, doon kayo makalbo na siya karoon. Eh, araya? Hmm. Bantaan lang ang magtupong, oh. Ay, hindi siya iguro yung pansinin na pang-anig. Ang creaming na giniguro sa skincare. Ang kalbo lang dito sa'yo naton.
Hindi po pa sa kaiga? Wala na akong panay ang halbo? Hindi ah, ang utod ko dahil kalawaan mo. Ano nga bala ara ho? Oo, oo, nga? Eh, ara mo shiver daw. Ang mga akong shiver, ha? Tenga ka music ka pala na ika, ay doon ka na seryoso, mabili ka eh. Ano? Wala may... Ay, wala ka eh. Wala, sige, ka pala ka eh, ika ka, ano man ko. Oh, nipis ng kulot. Muna na sa babaw. Gusto ko tani, edri yung wala ko. Oh. Hindi na, good sa naga. Wow, Eddie Guzman na.
banda. Di bala mag-iyoga? Sigapalak niya. Yung sigapalak niya. Hindi ba nanay mag-iyo? Kasi mo niya maglabain ng buwan pa. Ah, may kalbo, tanay ka. Kaya ba sila? Suna, pero may kuya kalbo, ah. Elementary ko. Ngayon, kuya kong kalbo, kaya bigla buya ko. Yan daw ito barbara siya. Gigi, nabibatang mo na Chris na. Kasi kinalbo mo na daga. Ikaw na ang buhok ng likod.
ligaw. Saan lang kasaya ng gunting ang taga? Tama. Sige lang ka na, ano ko na po. Ano ko na lang ako na lang. Parang kariya ng palipas. Ya ya anu sayo. Gusto mo ba? Play this piano. Hindi na yung amon yan ah. Nang isa man. Hindi na yung ako.
na amo ko na amo na ay ako. Wala ano na sa amin. Balati anya. Kalbo ka na lang aga. Kaya naman ko kalbo. Okay man magamon yun po. Madaladala yun lang. Amo ko na amo. Nang ano lang dito layaw, hindi mo siya kalokay doon eh. Ay, hindi ano na yung sa piyak diyaw? Hindi mo yung paan diyaw? Paan ko na naigan? Kung ano na gusto mo, mapuhin tagit ko diyaw. Hindi na, good sa na. Mahari, yung kaong kong ginigay ka, oh. Ano kaong mo? Para mag-bitch up, okay, kung amon na, pero kung amon mo to yaw, oh. Na-line ko na nada mo. Na-line na nada sa mo. Na. Tapos dira lang niya, paamon na na iyaw, diba? Paamon na lang sa iyaw. Hindi ba? Hindi na bala pag-usaya. Ang halang na isang kamot mo na. Na. Last time, man. Hindi na pagkwain kita. Ano no? Uy, sa brochure ng good looking, no? Pero naman siya. Kaya na-finish ko lang siya. Kalbo na tiga. Mm-hmm. Kalbo na tiga? Mm-hmm. No, yes, time. Thank you.
No, zero na ada sa gaw. Okay. Hindi mo sa tupong spiyak ga, oh. May ilan na i-balance style yan na i-ga? Wala. Ano na yan ko, no? Ano kung gali yan gusto mo? Tsakto na yan, na yan, design yan. Hindi mo nasinig, hindi na rin paloka. Mungkin sa iya mo na, ah. Ano na na iya ko? Mujin ka, da iya mo na iya ho. Tinga rin lang iya ho. May ilan na iya kay style yan na iya. Ay, papariusa. Ay, nano. Ay, nano. Nano, ah. Style mo ko tanong. Hindi na iya mo yan, pariuso. May nandang babon, branting kilid yung kilid, pariyo. Kaya plan, okay, plan mo, plan mo, yan mo yung halong nalaiyan. Ayan, gusto mo yun. Gusto mo yun, pakalbo na ngayon. Hmm? Kalbuhan ang blaga, ngayon kuya, oh. Ang muna nito, nanggalag ba, oh? Uusan mo na lang, oh. Piyak zero ba? Sa piyak may buhok. Bukal buhon ko na lang gano. Dami, diklami, nga pa. Ang mula ni Tani, oh. Wala ba? Ito lang muna dahil sa piyak. Piyak, yak, lin, catch, piyak. Ay, na, ano naman, anong tablo ako? Duot mo, gida, oh. Kalbuha na lang, aga. Yun, style na nga, dahil clean cut, dahil yan, medyo may hair, oh. Medyo may hair. Pariyuson ko na lang, dahil yun, eh. Oo, pariyusan, oh. Balanda ka nga, hindi pag iduotudo kay why ka na na guys, zero na na. Kalbuhon mo na, inaguro. Dasig lang na na po.
Daw pa iya sa piya. Oh, no. Kaya ginapata, tsakto na ito ka kung ginapa, gusto mo kita nubuan. Hindi, siyempre, wala mo, gimboy na, dari wala ako, siyempre, hindi na yan. Na, no, kahit kung may style ka man ngayon, wala, may style man kung ako. Ako na yaga ang buhok, kung akong buhok, kung ang, barbero, mas unod na yata ni sa customer. Hindi kay, insist mo yan yung gusto sa customer. Ang kalbuhon na gila ng oro. Sa piyakya, hindi mo napagwinan? Nakaroon ka, kambang nakaroon. Hindi niya mo pasugata. Dapat na mo na yan. Hindi kayo kalabi. Ngayon ka lang dito kalbuan, no? Kalbuan na lang, gamba ko. Pariusa na lang natin na nandiyo. Kalbuan na lang, abala? Patanta, no? Ano? Nangang din na itong araw. Eh, butangan mo, ano? Paano na karoon makalbo kung butangan mo, guy? Ay, hindi na pagpais, babaw? Hindi na, Dani. Ilinan mo ko lang ako.
Kalbuhan lang gid tuga. Nandito to bang sa. Lo, ay nagid ga oh. Ah, ayan lang. Hello, ayan lang. Ano, wala sa pag-plastar lang na yan. Ano, tubang wala sa ako. Hindi mo yan mag-amun niya. Sa pag-plastar lang, ay plastar lang, wala yan hindi. Mag-plastar man. Ang harib lang, tabla ka. Layo-layo, bidyaw. Layo-layo. Kuhay, kuya, grabo. Bisang kasangka doon. Yan kay style na yung lapa. Di nubo di yung. Style man din niya, style lang. Style na iya ga. Kalbuhan na lang ko na. Style lang din na. Hindi na. Oo, tabla ko. Lo, ayong doon. Kinalbum na ako, why ba? Ano problema mo? Kaya ka nga namin na nagalis ang atubang. Sabi siya, atubang lang. Ay, pong direk. Ito, blow, blow. Ay, oh, kalbuhan na lang, ha? Bebe? Blow, ay, isang panit ko. Hindi ko lang ma-adjust yun. Adjust aga. No, ano, ikaroon daw kaya. Ikaroon. The week po. Kaya nabilang tawad eh. Gapon. Pwede na nga. Pwede na nga. Hari lang hindi yung bilis yung bukli, oh. Toy style. Na. Tapos ang likod niya, clean cut. Style lang ako. Low parong. Kaya, ano ka pala? Wala man yung kaspa. Hindi man kita ang kaspa ko. Ano pala namin? Hindi lang. Ano, ito bang isang kanda? Kaya ako gawin. Kalbuhan ko na lang. Muna na kayo. Basta ako bla. Yan pang arlong po. Hindi ah. Nalisag ba ito na guntingan? Ay ka na. May kikiri kiboy ah. Lasing na di ah. Dawa na, may langit. Dawa na. Lasing na di. May mapiloka dapat naman. Hindi ka na yung mapiloka, Dani. Gano'n na, gautas ko sa inyo ah. Huwag niya piloka, piloka na. Anong piloka, piloka man. Gigo, gigo ni. Tawa pala. Pwede na na. Hindi ba kuhaya? Hindi, ayaw kalawa. Ayaw lang taon.
Kalbuhan na lang ka. Tingnan ka, kalbuhan pa. Kalbuhan na lang ka. Sure? Oo. Bahay ba sa lanay, ah? Oy, ah. Malaba pa man aras. Hindi naman pagmamanay ka, sakit. Pamanalin, das dalong bababaw. Nan? Na? Oo. Lagi na yung siyang racer na yun. Naan ka man may kalbong ba niyo? Ano ba na makuha ang mga kaso pala? Lumada, sige please. Sila na yung paltano. Lubat. I-charge ka. Okay na, power ka. I-charge na. Hindi ka ibinilang mo na kung muna ikaw eh. Nga, mamanis niya man. Busak ka hapus, saksak. Pwede lang ka-charge. Uy. Baka ka nga ito niya bangko, buta, no? Pabuko. Wala. Piki. Basta ba ito nga, Piki. Ako tayo 30, ito yung bakal ito. Sa ang tayo, 24 ito. Eh? Ako blaga pa ito sa patulusapan. Ang kapos ng blaga, simple lang oh. Okay, naging sa'yo ko rin ito eh. Saga na nga yan, kalagnit-kalagyan mo na yung buka. Buka ko pa pa. Oo, oh, ay na pa ako pero. Ka-charge? Wala. Sadya, hindi ka rin. Ka-charge pa? Hindi, inaaral mo ano. Ka-charge na kayo mo sa akong mga buka. Ngayon ka lang kalagnit-kalagyan. Good morning mga kabayan, welcome back to my channel again, Uncle Boy 1M.
sa ngayon pupunta kami ng Balad. Pero sa ganitong oras, 9:30. Pahirapan ngayon yung taxi. Kasi Ramadan ngayon dito. Kaya medyo nagpapasting din yata yung taxi, oh. Wala. Baka halos nakapark mga kasasakyan. Kung makikita nyo po, kung makikita nyo, yung daan, napaka luwag talaga. Okay, ditong banda, oh. Kahit yung mga tindahan. At ito pala yung aming building kung saan kami nakatira dun sa taas. Palibutan ito ng meat shop. Ayan, meat shop, sarado. Meat shop din. At dun, meat shop din sa kabila. Dalawang meat shop. At yan, gasoline station, yung NAF. Mga 10 minutes na po kami na nagbabantay ng taxi, pero hanggang ngayon hindi kami nakasakay. At sa wakas, mayroon ng taxi. Assalamualaikum, Balad. 10 riyal, ha? Ayan po, kung makikita nyo, may signage na camera. Kasi pag may camera, dapat dyan. Ipakita ko mamaya. Hindi pa abot, eh. May traffic lights yan. Basta. Ibig sabihin, pag mag-violate ka, automatic, pipicturan ka send sa ikama mo at yung penalty. Ayan po. Daan papuntang Balad. Kung nakikita nyo, halos sarado lahat ng mga establishment. Temperature dito ngayon is nasa around 35. Summer approaching na kasi. Pero mamayang hapon, after breaking the fast, ano to? Napakasikip naman to ng daan. Yan na yung Janus na nagsisiglabasan, eh.
yeah, now. When this time we have to be bus. Because close. After we go other side. This is close now. Dito na kami sa balad mga kabayan, pero sarado pa. Last 10 pa daw magbubukas. Ayan o, dyan kami pupunta. Sarado pa. Makita nyo, napaka duwag talaga ng daan. Tara na. Pero paggabi to, ay, napaka-sikip to. Napaka-traffic dito. Walang tao. Walang tao-tao. Ayan po yung bus. Utility bus yan. Ayan si Tita Pink, so social distancing lang kasi medyo stick close na dito. Social distancing, tapos naka-mask. Dito dina-required yung face shield diyan sa Pinas. Talagang required pa din. Pero
padami pa rin ang padami yung cases every day. So ayun, mag-aantay-antay muna po tayo habang sarado pa. Yung pag mamayang gabi to, kung walang Ramadan time, nung wala pa si COVID, paggabi to, ito na kalye. Kung wala pa si COVID, ito na kalye. Talagang for mag-breaking the fast, marami ng tao to, napakarami yung titinda ng pagkain. Pero ngayon, may nagtitinda pa rin, pero di na ganun karami. At mas pinipili na nila na magluto na sila sa kanilang bahay. Kaya yung mga kabayan natin na nagtatrabaho sa loob ng bahay, medyo busy ngayon, ngayong Ramadan. Kuyatan to hanggang madaling araw. Kasi yung last nilata nila, if I'm not wrong, 4:30 in the morning. Then until 6:30 nata in the afternoon, gagos lamang kain ulit. So antay-antay lang tayo, mga kabayan, habang hindi pa nagbubukas si Kabayan Supermarket. Ayan po, mga kabayan, oh, kung nakikita nyo, itong application na to, kung tawagin dito, is Tawakal Na. Hindi ka makakapasok sa lahat ng establishment, papa fish market man, supermarket man, hospital, mall, pag wala kang ganito. Kasi dito matitrace nila kung infected ka ba ng COVID-19 or kakalapag mo lang ng eroplano galing sa ibang bansa. It's depend upon the color nito nang may naka QR code. Pag ganitong green, walang problema to. Pag purple, ibig sabihin bago ka nakalapag ka pa lang sa airport galing sa ibang bansa, then pag pula, infected ka ng COVID-19. Baka ang ganda ng serbisyo dito. Pag punta ka dito, kung may dependent ka, makikita naman dyan. Ayan po. Ayan. Dependent yan. Kay Tita Pings yan. Ganito kaganda yung sistema dito. Pagdating sa traffic violation, halos traffic lights, highway, ay mga camera. Pag may violation ka, overspeeding, hitting the red lights, detect ka talaga nila. Doon banda, nilalakad-lakad tayo doon. Ano yun, those old, kung tawagin nila yung old balad, yung mga old building. Tawagin pa sa amin silong yung mga karaan na bahay. So, hindi na tayo pupunta doon kasi medyo mainit at wala pa tayong tulog. At ito naman yung sapsapan tayo ng Shaoli Restaurant. Pero sa ngayon, sarado pa naman yan. Mamayang gabi pa, bubukas. Tayo tayo.
shout out dyan sa ating mga kaibigan sa YouTube, Alin Vlog ng Dumaguete, Luis M ng Jeddah, Saudi Arabia. Andito na naman kami kabayan sa balad. Salamat sa pag-refer mo kay Manoy, malaking tulong talaga siya sa akin. Tagal mag-open sa atin pagsabing ganyang oras talaga yung mall, bubukas yan dito. Dito sabi alas 10 bubukas pero 10:10 na, sarado pa rin. Ay ay ay, ayan po, abang naghahantay po tayo, magbibilang po muna tayo ng mga dumadaang sasakyan. Malapit na siguro magbubukas na yan. Means of transportation ba dito nila is taxi lang at yung bus na nakikita nyo. Pero minsan yung iba mga private car na kumukuha rin ng pasayero, nangungulorin din. Marami din tayo mga kabayan dito na nagsasideline ng ganyan. Do pa rin. Tsaka kung napapansin nyo, wala sa lang employees entrance na iba. Kung saan dadaan yung customer, dyan din sila dadaan. Sabi na pagtrabahoan ko dati sa pinagtatrabaho ako dati sa SM Robinson Gisano. Pagtrabaho ako dyan dati. Iba talaga yung employees entrance compared sa customer entrance. Gayon din yung delivery. May talagang may RDO kami kung tawagin doon. Yung receiving and dispatching unit. Okay, dito delivery entrance customer, employee, isa lang. Ayan po, kung nakikita nyo, magbubukas na sila lahat employee pa yan. So, mamaya-maya, pasok tayo pag nakapasok na silang lahat. I-prepare na natin yung ating bawakal na. Kasi bago ka pumasok doon, ito yung ipipresent mo sa security. Ayan po yung bus na sinasabi ko, yung means of transportation dito at yung taxi. Ayan na po, pumapasok na po sila. At kami rin, papasok na rin. Unti-unti na silang bubukas. Ayan, gulo pa sa loob. Yung mga map po, nakalatag pa. Ito yung delivery truck. Yung sa nagtrabuhan ko dati, iba to, hindi mo ito makikita sa customer entrance. O dito, customer entrance, employees entrance. Sa sila yung wala masyari pa. Isa lang. Okay.
Sarado nga. Sarado. Si Wesley nga magpapaano din yun eh. Magpapaload. Ito yung mga lumang building. Muna tayo sa Bigas. Ito yung siguraduhin natin. Doña Maria. Ano natin? Isagad. Ang bagay, marami naman, no? Marami ka namang pagpipilian. Yes, me. Kasi naga muna natin bugas ga, oh. Nag-choose packaging. Ano to yan? Hindi man to sanggan. Hindi to yung sanggan. Babaw ka dan. Galing Pinas. Pasok kami ng elevator. Ito yung ito po man ito. Ano po? Love soap 26, 5 plus 1, 26.95. Ito po yung from self. Rice cooker Sanford 1 liter 69.95. ayun na mag-convert yan sa peso yung ano mo yun nasa 12.85 yung conversion. Ayun po yung mga gadgets po nila Sony. Ito yung punta tayo dito sa household and kitchenware. Okay, Big Panther, si Marv, ganito nga riya ano, stop toys pa to. Ito si Minnie Mouse 99.95, almost 1,280 ah. Ako yung mga toys nila, medyo may kamahalan, 75 real. Oh, dito tayo sa mga wires. Ayan po Tita Pinks, iwan ko anong hinahanap niya. Diba dito sa kanilang mga kaldero, Sarola, 95, 40, 39.95, 34.95. Ito yung panglaham 164, pakalaking kaldero yan. Okay, hala, wala gapon ga, baldabid tayo nito. Kuha na lang ito ng ito yung hinahanap namin. Kuha na lang ito, wala na 6.
Ito pala yung nakakami. Ito. Ang sasudaan ko ro, ano na oh. Sa hunta na lang. Sa ganda lang tanong. Ayan ang yan, nalagyan niya ng kanin at ulam para sa aming negosyo. Wak na lang kuburo. Umusan na lang na, saan kinang nanon tayo, basit maubos na. Ulo lang kami na ba? Then, ano eh, aday, dosin na lang ito ulit kami na. Hindi ara na damo nang inaabot yo. Sabandre na. Sabandre na. Sabandre na. Okay lang din. Tama na ay tapos tama si pulo kan gana. Pulo ka tag 670. Oh, mas 70 riyan. Oh, wala na sudlan sang ano iba. Ara pagliga o. Oh. Ay tila ang vlog ko na inaga. Oh, pang malakihan ka na. Kasi nung nakaraan na ano kami. Naubusan. Iba pa nilang ways. Ari pagli, oo, oh, damo, oo. Oh. Kay banda dem, hello. Hindi ko lang nag-abot ba? Hindi pa yung mga foil. Ang ganda. Mamaya, bababa tayo sa grocery ulit. Ito lang yung sinecure namin. Kasi nung nakaraan, ubusan kami. O, kaya nakapapunta kami dito sa wala sa oras. Kasi wala na kami gagamitin bukas. Muna kada ko rin ulam na ng wala. Yung plastic wares. Pa tayo. Ga. Yeah. Eh, hindi ba gusto ko ras ngayon yung adlaw na ta? Napakaganda ng mga siplak. Ayun po. Opo, pechel. Sa halagang magkano ba to? Oop. 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 Oh, hindi klaro ah. Focus. Naka-focus lock pa to. 995. Taga. Ito sana yung gusto ko. Yung meat grinder. Kaya lang, medyo may kamahalan. 197. Wala na ito, aw? Para saan na yun? Oo, oh, yun na. Puno na yung basket kagad. Oh. Wala pa yung pagpunta sa grocery, puno na. Bigas pa lang at saka. Yes. Punta tayo dito sa blender. G-Pass blender. Super blender. Sa halagang 185. Kaya
salad maker. Yo, pareho sa aton, yo. Pero iba lang yung brand. Ano na, oh? Salad maker. Siya, drum ko maging ano, no? 163. Yung bakal namin, yung, no? Yung nabili namin, so, 99 riyal lang yun. Ay, ito, 164. Ta. Wow, huwag kang hinabti na dahil. I-focus na sa ngayon. O yung... Nagkaubusan na kagad yung gunting natin. Tax na? Hindi wala eh. Kung anong dedan ka rito mo? Ikot-ikot lang. Ito yung mga blower nila. Talagang 62.95. Fix hot plate 43.95. G-Pass hand mixer 46.95. S-Onic 2-in-1 plus light. Magkano ba to? Walang presyo. At ito yung the best among the rest. Toblerone. Talagang 30. Iwan ko. Mamaya sa ilalim check natin. Ito yung, yan yung maganda. Chocolate at pabango. Pinaghalo-halo na. Yun. O, kita nyo. Victoria's Secret. Yan po. Pakabango. Ito yung mga sampler nila. Tester. Diyan na tayo bibili dyan. Dagaan lang tayo. Yung sabon. At sa atin, bigas-bigas lang yung 10 kilo dito sabon. No? 10 kilo, 59.95. Hindi. Yung bakbakan to. Sale ka, 4.95. Naka-sale. Si Dove. Pieces by the 135 grams for 35. Ito po tayo sa yan po. Cotton buds. Amod. Ha? Yun ka? Ay. Abaya shampoo. Ayos ha? Ariel. Dishwashing nut fairy dishwasher 695 air fryer 2695 Ramadan Kareem Royal Ford nag-iisa na kami yung karito. Medical po ang tatanong. Itong linya na to, oil sabon.
sa kabila toothpaste, pero marami pa naman kami doon. Saka tayo dito sa elevator. Baba. 15 minutes na kaya ako doon. Belato nga. Dito na posible. Oh, kape. Oh. Ya, baka ko diga wa. Wala. Sudah ber. Isa si Miss Liman eh. Gano ba to? Ito yung kinakape ko, hindi ako nagkape ko. Kinakape ko. Time check tayo. Iwan muna natin dyan. Dyan ka lang. Ay, dun. Pampanga, longganista, dry foods. Kaya itong tinawag na kabayan supermarket kasi yung tinda more on Filipino food talaga. So may on Filipino products sa akin. Yan yan. Malunggay. Bulak ng malunggay. Ito malunggay. Dahon. Saging. Saging. Common yung fish dito. Dito tayo sa kanya. Nakuha ng sayot eh. Balat bang ga? Mahilig kami kasi sa magulay-gulay eh. Ito yung mga oh, ang ganda oh. Blue pepper oh. Grape soup. Ang ganda oh. Mabili nga. Mabili nga. Ikaw oh. Oh, bakit? Bakit? Kaya presyo ito. Kaya presyo ito. Ito yung sitaw. Ah, iwan mo na ba ito? May ano man ako. Kung sa ilong, kung sa taga Iloilo or Antique ito. Latoy. Hindi, uy. Latoy yung tawag dyan. Ah, dua. Isa ka bukos, gusto mo. Makuha ba ito din lemon? Wala ka lemon. Oo. Oh. Plastik ko na. Ito
plastic. Strawberry. Orange. Ayan. Diga. Ito sa Libertad ah. Ha? Ang bal mo, apple, di padala mo bukas. Di may saging pa man to? Tatlo pa to. Libertad mo. Kukuha siya ng lemon. Ano pa? At ito yung presyo ng grapes, $14.88. Ito. Ang tabor din, talang ani, talang duro, tigawat ito lang. Balongga yung kwarto. Ha? Balongga. Wala na balongga yaw? Buwan lang ito pa. Ito yung... sa YouTube, yung painting, yung mga anan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso, 20. 1.75. 1.27. Yung pizza niya. Yung lemon, so, 5 piraso, malaki. Putso lemon nga. Putso. Tsaka yung sitaw, o latoy. 4. Yung manunggay Tririya. Ito ko ito, ano ikaw? Ano ba ka? Ito we're gonna be friends, ATC oil, $11.95. Yan yung binibigay sa amin every month. Nasa. Wala pa? Makuha ka ako? Yan, dito lang sa makala. Oo, buta-buta na yung basket namin. At dito na tayo sa kay Tuburon Bundle. 35 at yung Tuburon Box ito. Yung mga sardinas oh. Makakatipid ka talaga pag ito yung ulam mo. Sardinas. Ay, nako. Makakatipid ka, imagine. $1.95. At ito yung mga noodles na. Ito. $6.95. Pero hindi tayo bibili dyan.
Hindi naman kami makain yan. Ano? Uy, ano? Ibutang lang yung muna ako sa kamot. Hindi. Hindi. Hindi na, isip mo na lang kung pila. Dito tayo sa mga biscuits. Breakfast mo? Hindi na. Netflix peanut butter. Ito yung favorite. Lagi kong binabaon. Dry cake. Bran. O ano, na-tour ko na kayo sa kabayan, ano? So lang ka man eh? Oo. Ito na ka-on man ka man. Eh, basi ma-over na ito na aron. Over baggage. Sugo peanuts. Different. Ang mga mo hindi natin mag-Spanish bread. Hindi ako tumangin. Patay sa lang? Hindi na. Patay sa lang. Or 1695 lang ako. Dito na ako sunsin. Ako dako. Gamay pala dito rin. Hindi mga pebriyon. Hindi na. Gusto na na. Iyawa na ako na ubus. Hindi na hapon. Dada? Ariyo! Gusto dito tayo? Unahan ako. Huh? Pinahanahan dito na eh. Parang wala. Pero ito yun. Hindi na lang nakapawa. Sang? Makas na tayo. Nalit ako, no? 20 kito? Kito lang natin. Ha? Saan mo ba mabalik? Sa pito kaya ng isang semana? Ari, ano na yung? Na. Ang daw ito, umpila, no? Mr. Gulaman. Adrian. Mga kabayan, ito po yung napamili namin lahat sa Kabayan Supermarket. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi medyo marami ng bit-bit. Pawe. Ito po yung routine namin dito bilang isang OFW. Magandang gabi mga kabayan. Welcome back to my channel, Uncle Boy 1M. Sa hindi pa pala namang subscribe sa aking channel, subscribe and don't forget to tap the notification bell para may update pa kayo sa mga upcoming videos natin. Sa ngayon, nandito ako ngayon sa aking trabaho. Oras ngayon dito is 9 in the evening. Isa po ito sa mga equipments na gusto monitor ko dito. Yung po, continuous emission monitoring system o yung flow gas analyzer, yung aso ng simboryo. Yung ina-analyze dito, yung makikita yung sulfur, oxygen, carbon, NO2, CO2. Ito. Ito po yung control panel niya. Yung trabaho nito is 12 hours. Sa kabila, mamaya punta naman tayo sa boiler. Ngayon dito lang po sa flow gas analyzer. Dito mo po makikita yung quality ng usok na lumalabas sa sipon. Ito po yung isang equipment.
ito po yung trabaho ko dito, isang builder technician, at kasama na po yung lugas analyzer. Kasi yung usok galing naman sa builder namin, kaya isa dito sa mga equipment. Pero bagong equipment lang to, almost 2 months pa lang na equipment. Andito siya sa field. Ayan po yung field, kung makikita nyo yan, boiler yan, yung yan equipment first drop. So yung boiler din, boiler. Kasi dalawa yung boiler namin na gumagana ngayon. Sa mga nagtatanong pala kung ano yung boiler, is yung boiler siya yung nag-generate ng steam o nag-produce ng steam para gamitin na magpatakbo ng steam turbine or power generator para magkaroon kami ng power dito, electricity. At the same time, yung exhaust na naman ginagamit naman sa refinery para mag-refine ng sugar, kasi sugar refinery ito yung pinatrabahuan ko. At boiler is may dalawang type ng boiler, yung fire tube at saka yung water tube boiler. Yung water tube boiler is pang heavy duty na boiler, pang power plant talaga yan. Yung fire tube naman is pang maliit lang na steam yung kaya niyang i-generate. Ginagamit lang yan mostly sa eskwelahan, hospital, pang steaming lang. Ito yung sa amin, dahil yun nga, nasa industry kami, industrial, o malaki yung boiler namin, kaya water tube. At yung capacity ng boiler namin is kaya niyang i-generate na steam is 130 steam tons per hour, at makakapagtakbo ito ng power generator na 10 megawatt sa isang boiler. So dalawa yung boiler namin, dalawa rin yung steam generator. Boiler namin is yung operating pressure niya is nasa 40 bars kung dyan sa Pilipinas. Kung i-convert mo sa, kasi sa pinanggalingan ko na trabaho sa First Farmers, PSI yung ginagamit namin na unit doon sa mga pressure. So siguro mga nasa, I think, 100. Hindi lang ako sure kasi 1 bar equals to 14 point something PSI. So yan po yung conversion niya ng PSI to bar. So yung boiler namin dito is 40 bars po. Sabi, pag sa PSI, times mo sa 14 point, palagay natin 14.2. Mga kabayan, na-update ko kayo mamaya sa control room ng boiler. Pagkita ko sa inyo. Kasi ngayon, nandito ako sa flow gas analyzer control room. Na maririnig nyo, medyo may pumapasok na ingay, kasi may ingay nga talaga sa labas. Yung pinagkaiba pala, mga kabayan, ng water tube at fire tube na boiler is, unahin natin yung fire tube. Yung fire tube kasi yung apoy andyan sa loob ng tubo, sa loob ng tube, at saka yung wall niya is tubig niya yung sa labas, parang drum na may tubo sa loob, na may apoy sa loob ng tubo. Yan yung fire tube boiler. Yung water tube naman, apoy yung sa labas, sa loob naman ng tubo yung tubig, kaya malaki yung kaya niyang i-generate na power, o kaya niyang malaki yung kaya niyang i-generate na steam ng water tube. Yung fire tube, pang maliitan lang kasi yung apoy niya nasa loob ng tubo. Usually yan talaga ginagamit sa pang-steaming lang, minsan sa barko, yan yung mga fire tube. Hospital, hotel, ay yung water tube, ang malaki yan talaga yan.
sa ibang ang power plant na napasukan ko sa Korean Korean Power Company. Napakalaki yun na isang boiler na kayang mag-generate na 280 megawatt na generator. At sa mga nagtatanong pala, nagko-comment palagi sa aking mga video na kung ano yung trabaho ko dito, minsan nagpa-private message pa. Eh, trabaho ko dito is boiler operator or boiler technician. Start up, shut down ng boiler. Yung boiler is yung tsuri niya parang ipagpalagay na natin sa simpleng explanation is yung parang takore na nagpapakulo ka lang ng tubig at habang kumukulo yan, may usok na lumalabas. Yan lang po yung tsuri ng boiler. Tuloy-tuloy lang po yung pagpapakulo namin ng tubig dito sa boiler para yung usok o yung steam niya gagamitin sa pag-generate ng power at saka sa pag-re-refine ng asukal dito. Yun lang po. Yung trabaho ko dito, sabihin na natin na simple lang sa salita pero hindi talaga simple kasi wala tayo sa Pilipinas. Yung lalo na pag night shift, kahirapan yung idlip dito. Makaka-idlip ka pero yung safety umiikot. Hindi gaya sa atin dyan sa Pilipinas na mga pinanggalingan ko. Pwedeng idlip-idlip lang. Hindi dito puyatan talaga kung nakita nyo yung maibag. Puyatan 12 hours pa yung pasok. Kaya hindi po madali maging isang OFW. Lalo na sa gitna ng pandemic dito. Kaya po sa mga may pamilyang OFW po, huwag nyo sila po i-pressure na magpadala dyan palagi ng malaki. At saka kung nagpapadala naman sila palagi, talagang spend it wisely because napakahirap po kumita ng pera dito sa ibang bansa. Yes, sabi na natin na may kalakihan pero hira po. Una po yung nakataya is yung family po kasi marami akong kilalang OFW na nagkasira-sira na yung buhay nila. At saka marami rin akong nakilala OFW na malaki nga yung sahod pero naging matanda na dito. Every time na mag-uwi wala pa rin savings kahit nga isa akong makilala na wala pa rin bayan na ngayon. Umuupa pa rin sila. Kaya sa mga asawa dyan na may OFW po, ingatan nyo po yung pera na pinapadala ng inyong asawa. Kasi napakahirap po talaga kumita ng pera dito. So, sabihin na natin na in my part, yung homesick hindi masyado kasi nandito yung misis ko. Pero siyempre sa kapatid, yung parents natin, nami-miss rin natin. Andyan pa rin. Hindi pa rin talaga mawawala yung homesick. Kasi iba yun talaga yung Pilipinas. Yun lang po, yung trabaho, si internet. Pero malaki yung rest din ng trabaho namin. Pinoy din po yung kasama namin dito, lahat na control room supervisor, lahat din dito. Lumabas na ng CR ng saglit, papalit ko naman yun mamaya. Ito po mga yung trabaho namin dito, puyatan, oras ngayon dito is 1 in the morning. Ang 7 a.m. pa yung pasok namin. Yung system ng control dito is DCS or tatawagin. Kung tawagin ay distributed control system. Yung pinanggalingan ko sa Negros is SCADA naman yung system na ginagamit namin doon. Pero almost the same lang yung function at mga tsuri.
Ang pinakaiba lang dito is yung desalination kasi wala tayong desalination sa Pilipinas. Dito yung main source ng tubig, dagat, so kailangan i-desalinate muna bago ipapasok sa boiler yung tubig. Ito yung aming control room, mga kabayan. Ayan po. At itong pinaka maganda pampatay oras, ayan pa po yung itong lahat CCTV. Ang acronym pala, mga kabayan, ng sinasabi ko na control system doon sa pinanggalingan ko sa Pilipinas, kasi dito yung control system na ginagamit is DCS or Distributed Control System, yung acronym. Doon naman sa pinanggalingan ko, SCADA or Supervisory Control and Data Acquisition yung acronym niya. Pero the same lang yan, yung function niya sa computer. Eh, before yung, kasi yung operation before, nagamit is halos manual or analog. Isa ngayong panahon is almost computerized na, automatic na. Kaya nagsiglabasa na yan yung mga system, kung tawagin nila. Yung SCADA, DCS, at saka isa pa, may pinanggalingan pa ako na trabaho sa Hawaiian din. GTA naman yung system na ginagamit doon. Pero almost the same lang naman yung function, yung commands, Churi. Mga kabayan, dako tayo sa ating shoutout. Beauty Farm from Oriental Mindoro. Pakibisit ang kanyang channel. It's all about farming. Marami siyang mga Rhode Island chicken. Ginny and Cheetah, Simple Dimple, Ami Guevara, John Wesley Ang ng United Sugar, First Farmers Family, Boiler Department, chef ng galingan ko dati na trabaho. Jim Karen Ribaya, Louis M, Dina Go Green, Kyufalia Kozenki, Alin Vlog, maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel. Joy Joyce ng Davao, pakibisit na rin po ng kanyang channel. It's all about relaxing music and gospel music. Ong's Life ng Negros Occidental, Louis M ng Jeddah, Saudi Arabia. At sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe ng aking channel, please don't forget to like and share my video and pati-tap ng notification bell para maging updated pa kayo sa mga upcoming videos natin. Maraming salamat at God bless, mga kabayan. Kung nakikita nyo, yung mata ko medyo inaantok na kasi oras ngayon dito is last 3 lang madaling araw. Nasa trabaho tayo. So, okay lang, makakapag-video-video. Maraming salamat po at Ramadan Karim sa mga kapatid nating mga Muslim dyan. Simula na ng Ramadan nila ngayon. First day ng fasting nila. Good morning, mga kabayan. Welcome back to my channel, Uncle Boy 1M. Pauwi na tayo ngayon galing sa trabaho. Oras ngayon dito is 7 in the morning dito sa Jeddah, Saudi Arabia, at yung temperatura hindi naman masyado mainit kasi umaga pa naman. Nagbabike lang ako, kabayan.